And hello guys, good morning. So today is July 4, 2024, 11 ng umaga. Okay, so we have a job today. This is a Asus RTX 2070. Okay, so pakita ko sa inyo. So ito po siya. So ito siya guys, as you can see. This is, ito ang itsura niya. Ayan, so hindi tayo auto-focus ang ating camera. Ayan, so ayan pang itsura ng ating nire-repair video card. Ayan. So ang kanyang ano, yung nakalagay dito sa likod. Ayan, CG161P, reversion 2.0. Hindi, recorded lang rito, pang YouTube. Okay, so testingin natin siya kung anong problem. Yan, nilinis na. Pinagpagana natin pero hindi pa na ultrasonic cleaner. So, let's check natin. Nakinaan mo yan, please. Magre-record ako na kung kamaingay po. Okay, so testingin natin sa baya diode mode. So, and check natin. So, goods, 12 volts. Goods, 3.3, goods. Pulse, data. Okay, goods. So, VRAM, try na natin. Andito na rin lang tayo. Of course, ito yung coil. Yung ating mga... Dahil ito yung mga 12 MOSFET, so check natin baka. So wala naman tayo shorted sa 12 volt tray, pero try na natin baka open. Okay, wala. What's that? Okay, not shorted. Okay, ito pa pala. Okay, goods. Goods. So what's that? So goods. Oops, may shorted tayo dito. What's that? Ano ito? Shorted dito sa isang coil. So shorted tayo dito. So hindi natin alam kung ano yan. So prepare natin mamaya later. So okay, goods. Goods. Okay, okay yung ating ano, PEX reset. Saka data, first data clocks. So mayroon ditong sign. So, check natin yung sign sa likod. So, kung ano yung para malaman natin. This is okay, good yung 3.3. Yung 5 volts. Okay, good yung 5 volts niya guys. As you can see. Ayan, good naman siya, may reading. So, 12 volts. Of course, na-check na natin. Meron naman. GPU chip, of course, mababa yung reading. Dahil chip yan. So, 1.8. Of course, gusto naman kanina. FX BDD. So, ano itong nandito? Itong coil na to. So, shorted siya. Nangyari, ayaw na. Ah, nahuhugot yata. Nahuhugot yung aking tester. Okay, shortage siya. So, pull natin ng board view. What's that? Okay. So, share natin ang screen. Screen. Okay. So, ito meron tayo dito. This is Asus RTX 2070. Okay. So, dito sa area na to. So, ito siya. Ah, 5 volt phase siya, guys. This is 5 volt phase. So, ito yung connection. Ayan. Dahil may mga capacitor dito na makikita nyo. Tingnan natin kung may crack sa kabila. Ano ba yung nasa kabila? So, output. So, board view lang to, guys. Wala yung schematic. So, hindi na. Ito siguro yung output. Ayan. Okay. So, microscope tayo. Check natin. Microscope. Ayan. So, mga kapasitor. Kung may anong kaya na hinala dito. So, ito yung connected ng output. So, hindi na natin tatanggalin guys yung coil para hindi pumangit. Ito. Parang ito guys. Itong isa na to. I'm not sure. Kung ito. Kasi meron dito sa kabila. Or itong IC mismo. Itself.
itong IC na to. Or ito. Hindi ko alam kung connected siya. So, I don't know. So, mas maganda. Eject tayo. 5 volts injection. Injection tayo. 5 volts. So, kunin natin yung mga line dito. So, 5 volts injection. Okay. So, lagay natin sa tester. Okay. So, 5 volts. Set natin ang 5 volts. 5 volts na agad para... Okay. On. Ayan. Lagyan natin ng alcohol. I think baka ito eh. Parang ito guys eh. Pero hindi siya halatang crack. Walang crack. So, tingnan lang natin kung siya nga. Ah, siya nga guys. Kaya kung mapapansin nyo, yung kulay dilaw kasi siya. Ayan. Lapitan natin. Lakihan natin. I-zoom natin ang pinakamalaki. Yan. So, as you can see. Yan. So, pag inijika natin siya, pansinin nyo. Yan. So, natutuyo siya, guys. As you can see. Yan. Mapapansin niyo yung natutuyo siya. 'Di ba? Yan oh. Oh. Nado nang ano, wave. Mapapansin niyo? Yan oh. Oh. 'Di ba? Shorted so 'yun. So 'yan ang shorted. So ang gagawin natin ay tatanggalin natin siya, guys. Okay? So easy job. This is a very very easy job. So, capacitor, saan tayo kukuha? Of course, at 5 volts rail. So, 5 volts kasi ito. Hanap tayo ng 5 volts sa 2070. So, I think, hanap na lang tayo ng kahit ibang ano. Ang mahalaga dito, guys, sa 5 volts rail, hindi pwede yung sa 12 volts. So, magkaiba po siya ng function. Okay? I think this is a 5 volts rail. Abang na natin. Para ano. Yan. So, I think this is 5 volts rail. Okay? O, 12 volts. So, ito. Yan. Tingnan natin to guys. Ito na yung donor natin. Kuha na tayo dito. Yan. So, hindi natin alam kung anong exact value nyan para sa mga nagtatanong. Dahil, hindi po natin... meron pala tayong ano, board view. Yan. So, ang value guys is, wala ding nakalagay guys. Kaya, sorry tayo, walang nakalagay na value. So, ang chances is, kumuha ng 5 volts rail mismo. Yan, para sa 5 volts. So, tingnan natin kung ito ay 5 volts. Okay, hindi. Ito. So, itong isa, 5 volts rail. Ito. Okay, yung isa. Hindi. Okay. Okay. So, itong isa lang. Itong kukunin natin. Dahil yun ang ating 5 volts rail. Okay. Itong isa. Ito. Yan. Ito yung connected. So, mahalaga guys yung sa 5 volts rail. Kasi pag kinabitan natin yan ng 12 volts guys, hindi yan gagana. Paniwala kayo. Try ko na yan eh. Ang nangyayari guys ay kinakapo siya ng hininga. Try ko na siya before. Actually, hindi siya nag-works. Pag 12 volts. Okay. Kawin na natin. Okay. Dahil DDR6 yun. Ang kinuna natin ay SOTAC na DDR6. Yan. So, tanggalin na natin yan. Okay.
Yan, same size naman sila, as you can see. Okay, so tingnan na. Sana hindi sira yung IC. Kapag sira ang IC, ay, sorry. Sorry tayo. Where are you? Over here. Okay, so remove natin to. Now, pag na-remove natin yan, of course, wala na yung shorted. Nasa bag ko. Kunin mo sa loob ng bag. Sa pinakagitna po, please. So, lagyan natin ang lumen solder. Para mabilis siyang dumikit. Yan. Tapos pati. Ito yung shorted. So, gamitin natin ang dalawang soldering iron para sa pinakamagandang connections. Yan. Okay, okay na siya, guys. Okay, connected na. Hindi man siya factory hinang, eh, pwede na siya. So, test rin natin kung still shorted. Okay. Oh, may reading na tayo. Meron na po, as you can see sa tester, may reading na. Okay. Super, so good. Okay, so sira yung ating isang capacitor. Capacitor only. Sana. So, success na naman ang repair natin. Possible. Okay. So, remove natin yung power ng hard disk. Testingin na natin sa main event. Okay, let's sana hindi nasira yung 5 volts sa IC. Kasi baka nasira. Ay, mali pala yung pindot natin. Ito pala. Okay, let's try. Kung bakit siya bumigay ang 5 volts rail. So, abang natin. Okay. Let's check. Okay, let's power on. Ay ba tayo mag-on? Let's power on. Minute ba? Parang... Yun, nag-warm guys yung GPU chip. Oh, sad. Sa kabila nag-display. So, video card is not detected. Okay, restart natin siya guys. Yan. Restart. Pero I think BIOS ano lang yan. So, just wait for a restart. Kung, ah, hindi pa rin siya guys detected. So, hindi natin alam kung bakit. Pero umiinit guys yung kanyang GPU chip. So, we need to check all voltage. Okay. Still no display. Dito siya nag-display sa kabila. Sa motherboard. So, check natin kung may output yung 5 volts. Ah, as you can see, no output. So, we don't have any output here. Yan, yung 5 volts. Pero umiinit yung ating chip. So, ay. Anong nangyari? Wala.
Naku, parang sira pa yata. So, what happened? Oh, bakit wala? Ah, wait lang. So, may problema yung tester. Lipat natin. Ayun, so may 11 volts na tayo. So, check natin yung 5 volts. So, yan. We have a 5 volts now, but we don't have any displays. So, we don't have B-core display, okay? So, wala tayo. Pero, minute siya kanina. Bakit ngayon wala na? Ah, nag-dead siya, guys. So, yan. Nawala yung init ng chip. So, nag-protection. Nagkaroon ng protection. Nag-dead siya. So, natin ang ano. Baka hindi kaya ng thermal pad. Kasi yung mga gantong chip, pass-heated siya. Yung mga ganto. Lagyan natin ang ano. Thermal paste. So, lagyan natin yan. So, restart again. Try natin siya i-restart. Restart. Okay, tapos check ulit natin. Okay, may supply na yung ating mga B-core. Okay. So, 1 volts present but no display. So, we have a 1.8 volts. So, in VRAM, we don't have a VRAM display. So, wala tayong supply para sa VRAM. Ayun, meron na 1.3. So, present naman. 1.3. And, but we don't have a display. So, we have a 5 volts now. So, this is 12 volts. Yeah. So, just wait for a while. So, let's turn up. So, try natin sa ayusin yung connection. So, kasi may dumi yung ilalim nito eh. Para siyang dusty kasi siya, guys. So, ayusin lang natin. Yan. Tapos, itong connection, of course. Yan. So, let's try again. Let's turn on. For the next round, for 3 attempts, power on. Let's wait for a while. So, let's see if we have a... still not detected. Okay, so we have a problem on data line. So, complete voltage, as you can see. But we don't have any display. Oh, very sad. Just turn up. Okay, so I think we have a problem on VRAM. So, and data lines. So, maybe the problem is from thermal paste, thermal pad ratio. So, I need to check by a microscope. Let's see what happened inside the VRAM. Yeah. As you can see, very dusty. Oh, so we need the ultrasonic cleaner for that GPU. So I think we need the ultrasonic cleaner. So we need expansion. We need more inspection for this card. To see what happened, okay? So let's check. Hindi kaya sa 5 volts na pinalitan natin na ano? Hindi siya no capacitor. Pares naman siya ng size. Kasi nakapag-replace na ako niyan before, no display din. So hindi, I'm not sure kung compatible or not compatible. Pero I think compatible siya. Check ko lang siya. Oh, data lines. Kasi maraming dumidi sa likod eh. Sa backside. Ito kasi nagkaroon siya dito ng dust. So, tubukan natin. Pero may connected yung ibang data lines. Pero itong iba, ito kagaya nito.
Umiinit yung chip. Doon, daming ballpen doon. So, need natin ng eraser. So, marami dito eh. Baka di nagko-connect. So, try natin. Okay, let's try again. Tama ba yung pinuna natin ng ano? So, Galaxy. O ano? Magkano yung labor dito? Wala yata akong processor niyan. Tingnan mo ang processor kung ano. 6 gen daw to eh. Meron naman yata siya. Ito ulit yung nagparecord ng dati. Siguro mga ano yan? 2000. Ah, 2000. Ayun. Z-series. Z-series eh. Mahal naman yung board niya eh. Okay. Try ulit natin. Power on. Not detected, still not detected. So, still not detected. So, kailangan ng ultrasonic. So, tingin ko ultrasonic eh. 3.3, so present naman siya. So, BIOS. I think it's not a BIOS. So, tingin ko, hindi siya BIOS. Checks natin ang PEX reset. Okay. So, PEX reset. Ito ba ang PEX reset? Hindi ko sure kung ito. The power up. Lagyan natin yung PEX reset. Okay. So check natin kung yun ang PEX reset. So, kailangan ko yung output. Ay. Wait lang. Diode mode. Saan ko yung PEX reset niya? PEX reset. Ito ba siya? Uy, paad pa daw ng isang sotakpan.
Okay. So, fix reset. So, kabila. Try natin. Sabak tayo. Meron dito ang isa. Kasi balit eh yung... Nga, ito yung fix reset sa kabila. Okay. Okay, so try natin kung may fix reset. Oh no, it's a sad day. So I think ano, ultrasonic ito. So tingin ko lang. Pagkantong no display. So tingin ko ultrasonic muna. So last testing. Kanyang fix reset. Tirin natin yung fix reset. So, we have a 1.8. And we have an output. Well, just wait. But, I think the video card is detected, so just wait for a while. So let's plug in. So just wait. So we need to restart. So wala, ano, hindi siya nag-display sa motherboard eh. So restart. Okay, I think we have a display. So let's wait. Okay, still no display. Sa tingin. So, ano siya? Hindi na siya din na-detect sa kabila. Ayun. So, nag-display siya, guys. So, as you can see. So, we have a display. Oh. So, namatay. So, meron na tayo. Sa tingin ko, memory siya, guys. Pagka mga ganito kasing scenario. Sa memory. Ayan. So, may display na tayo. Ayan. Clear na clear. We have a display. Okay. So, yun nga, gaya ng sabi ko. So, turn off natin. Ang problem nito is, ano, sa memory. Kita naman thermal pad residue kasi. So, pag gano'n kasi minsan, hindi siya na-detect. Tapos, na-detect. So, ultrasonic cleaner na yung kasunod. From dead kasi siya, dahil dead yung ating 5 volts. So, ayan. Ayan. So, dead yung ating 1.8. So, yung recovery ng BIOS natin, medyo matagal. Tapos, may thermal pad-residue yung ating VRAM. So, ang next na natin ay ultrasonic. So, okay na siya, guys. It's working. It's working card. Okay? So, update kayo for stress testing. Kung maybe ma-uploadan pa natin ng video. But, it's okay. This is a working card. So, this is shorted fiber trail. Yan ang problem na to. So, okay na yun, guys. Ultrasonic na nakita ko kasi dito. Pag ganyan. Kikita nyo na. Ipo-post naman nyo tayo sa Facebook. Kung hindi natin ma-upload yung stress test dito. Sa Facebook natin, check nyo na lang, okay? So, yan muna po ang update today. Thank you for watching. See you in the next episode. Bye for now.